Hello guys, ngayon naman ay explain ko yung power of multiple accounts. So kung i-relate natin siya sa business sa labas or big businesses sa labas, kagaya ng SM Malls, Jollibee, McDonald's, Petron or Shell. So yung mga nabanggit kong ilang big businesses, marami siyang branches nationwide. So ang concept naman ng multiple accounts, parang kagaya ng big businesses na mga nabanggit ko. So for example, meron kang one account. Ang maximum potential income ng one account is up to 450,000 sa isang buwan. So maximum 'yon. So kung i-work out mo siya, 'di ba ang kailangan mo is at least dalawang tao. So at least dalawang tao. So kung ilalagay mo 'yan siya sa system, ang kailangan mo kasi is kaliwa at kanan. So for example, bigyan ko kayo ng projection. So 10 months projection. So example, first month mo, yung dalawang kakilala mo is na ipasok mo sa system. So example, si A tsaka si B. So pag si A na ipasok natin, meron ka dyang 1 to 50. Si B, meron kang another 1 to 50. Anong tawag dyan? Referral bonus. So ngayon, paano ka kumita dito sa pairing bonus? So, ang formula is, pag may isa kang kaliwa, mas may isa kang kanan is, meron kang another bonus. So, ang max, ang pinaka-maximum kada pares is up to 1.5 per pair. So, example, nagma-maximum ka na. Example, sa AA, tsaka si B, pag nagpares, na-detect ng system, meron kang kita na 1.5. So, magkano yan? 1 to 50, 2.5. So, kumita ka ng 4,000 sa first month mo. For example, second month. Sa A, nagpasok din ng dalawang kakilala niya. So, si B, same din. Nagpasok ng dalawang kakilala niya. So, di ba, hindi na ikaw nagpasok niyan. Pero, meron ka pa rin kita sa pairing income. So, ibig sabihin, meron kang dalawa sa kaliwa, meron kang dalawa sa kanan. Pag nagpares, meron kang another dalawang 1.5. So, 3,000. So, ibig sabihin, kumita ka sa effort na ng iba. Okay? So, tuloy natin. Third month. Ang dalawa, nagdala ng tag da dalawa. Okay? So, susundan lang yung sistema. Then, itong si 2, nagdala ng tagdadalawa is meron ng 4 sa ilalim. Ganun din. So, pag nagpares, 4 na 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. So, kumita ka uli dyan ng ano yan? 6,000. So, fourth month. Yung 4, nagdala ng tagdadalawa is meron ng 8 sa kaliwa. So, 8 din sa kanan. So, 8 times 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 is 12,000. Okay? So, pang 5th month, yung 8, nagdala na tagdadalawa, nagiging 16. 16. So, 16 times 1.5, 1.5 is 24,000. Okay? So, pagdating ng 6th month, yung 16, nagdala na tagdadalawa, nagiging 32 din sa right. So, pag i-times mo siya ng 1.5 is 48,000 na yan. Okay? So, pagdating naman ng 7 month, 32 times 2 is 64 sa left, 64 sa right. Pag nagpapares-pares is 96,000. Okay? Dating ng 8 month, yung 64, nagdala ng tagdadalawa, nagre-refer. So, meron ng 128 sa kaliwa, meron ng 128 sa kanan. So, pag nagpapares-pares yung mga yan, so, 128 times 1.5 is 192,000. Okay? Pagdating naman ng 9 months, 128, nag-refer hanggang dumami. So, hindi mo talaga mapipigilan yan kasi system itself na yung gumagana. Okay? So, 128 times 2 is 256. So, pag times mo siya ng 1.5, 1.5, 1.5 is
384,000. Then yun nga, after 10 months, 256 times 2 is 512. So, 512. So, kung ita-times mo talaga siya ng 15, lalabas dyan is 768,000. So, diba, sinabi ko kanina, yung maximum potential income ng one account is 450,000 lang. So, saan napupunta yung sobra? So, dun na siya napupunta sa safety net ng company. Ibig sabihin, kikita din yung company. Kasi pag hindi kikita yung company, magko-collapse. Ibig sabihin, magsasara. Tama. So, yun yung purpose ng safety net. So, yun nga, ang maximum potential lang ng one account is up to 450,000 lamang. Okay? So, ngayon, kung ba't ko ito in-explain para maunawaan mo yung difference ng one account sa multiple accounts. Example, one account ka lang. Example, 3 months when work out mo yung business. So, after 3 months, nakakuha ka ng or may naipasok kang 80 ka tao. So, for example, one account ka lang. So, yan. So, this is you. So, after 3 months, naipasok mo yung 80 ka tao na yan. So, example, sa kaliwat, kanan mo. So, ang gagawin natin, hatiin lang natin. Example, yung 40 sa kaliwa, yung 40 sa kanan. So, di ba pag nagpapares-pares yan, ang formula is isang kaliwa plus isang kanan is maximum pair niya is 1.5. So, for example, 40 times 1.5 is 60,000 lang yung kikitain mo. Okay? Kasi nga, one account ka lang. Okay? So, ito na yung difference niya sa multiple accounts o power up multiple accounts. So, for example, 7 accounts ka. So, ito naman yung structure ng 7 accounts. So, 7 accounts. So, same lang. So, after 3 months, kapag papasok ka rin ng 80 ka tao. So, wala tayong babaguhin. So, ito naman yung structure ng 7 accounts. Okay? Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, lahat yan meron niyang mga left and right. Yan. So, wala tayong babaguhin, guys. So, after 3 months, 80 kitao din yung na ipasok natin. Pero, titingnan natin yung difference ng kita pag naka 7 accounts ka. So, ang gagawin natin sa 80 kitao na yan, hati-hatiin lang natin. So, yan. 10, 20, 30, 50, 60, 70. So, 80 din ka tao. Okay? Yan. So, 80 ka tao din. So, ngayon, example, si main account mo, si account number 1. So, diba meron siyang 40 sa left. Yan. Then, 40 din sa right. Ibig sabihin, kumita siya ng 60,000. So, kagaya kanina nito. Yung sa one account. So, kumita ng 60,000. Yung tanong, itong si account number to, kumita o hindi? So, ibig sabihin, kumita. So, ilan yan? So, yung kaliwa niya is 20 sa left. Sa kanan naman is 20. So, 20 times 1.5 is, kumita to ng 30,000 si account number 2. So, same din si account number 3. So, meron din siyang 20 sa left, 20 sa right. So, panagpares, 20 times 1.5 is
30,000. Then, okay? So, yung tanong, si account number 4, kumita? Hindi. So, kumita din. So, ibig sabihin, meron din siyang 10 sa left, 10 sa right. So, 10 times 1, 5 is, kumita to ng 15,000. So, ito din, si account number 5, meron din siyang 10 sa left, 10 sa right. Pag nagpares is 15,000. Same din si account number 6. Meron siyang 10 left, 10 right, times 1, 5 is 15,000. So, ganun din si account number 7. Meron siyang 10 left, 10 right. So, meron din siyang 15,000. Okay? So, ibig sabihin guys, kahit saan pumasok, nasasalo ng mga accounts mo. So, ibig sabihin, kung totali natin yan, si account number 1, 60,000. Si account number 2 and 3, 60,000 din. Then, si account 4, 5, 6, 7, 4 na 15,000 is 60,000 din. So, kung tututalin mo siya is 180,000 siya. Okay? So, 180,000. Ibig sabihin guys, yung income mo is nag-multiple. So, ibig sabihin, times 3 siya. Times 1, times 2, times 3. Okay? So, kung papansinin mo, same lang naman ng number ng taong pinasok natin. Kagaya nitong one account. So, 80 katao din. Pero yun nga, dahil sa power of multiple of accounts, yan yung nagiging income niya. Okay? So, yan yung 7 accounts. So, yun nga, magkano naman yung investment mo sa 7 accounts? So, ang 7 accounts, ang investment niya is, di ba ang per account is 8998? So, 8998. So, 8998 times 7 is, so 8998 times 7, ang investment mo is 62,986. Okay? So yan pag 7 accounts. So ito naman yung return. Return of investment. Yan. So ang 8998 mo na package, meron na yung laman na assorted products. So ang laman ng bawat package is 95. So minimum 'yon. So meron pa diyan 96, 97 up to 10,000 na worth of assorted products. So 95 times 7. So meron kayong bumalik na 66,500. So yan is worth of products naman yan na ibabalik sa'yo. Okay? Sundan. Ngayon, sa pairing income, meron ka namang kita na $2,500. Tapos, sa referral per head, sa reheads mo, meron namang 1 to 50 kada isa. So, 6 times 1 to 50. So, meron kang another 7,500. So, kung ito total mo yan, 7,500 plus 2,500 plus 66,000 worth of products. So, ang total na bumalik sa'yo is 76,500. So, dyan pa lang, agad-agad na bawi ka na sa in-invest mo na 62,900. So, ibig sabihin, value for money to. So, ang scenario niyan, pagka example, 7 accounts ka, parang nag-advance grocery ka lang ng
kalahating taon. So yung 6 months mong gagamitin ng mga sabon, mga produkto sa araw-araw is papalitan mo lang naman. So parang nag-advance grocery ka lang ng 6 months, okay? So tuloy natin. So sa 15 accounts naman tayo. So yun yung maximum number of accounts na pwede mong i-invest dito sa company. So ito naman siya. So ang 15 accounts guys, so ganito naman yung structure. So 15 accounts. So yung 15 accounts, ganito yung structure niya. Okay. So ito yung account number 1, account number 2, account number 3, account number 4, account number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So yan yung perfect structure ng 15 accounts. So lahat ng yan is merong left hand, right. Yan. So yan siya guys. So yun nga, wala tayong babaguhin. So, kagaya ng 7 accounts or 1 account. So, example, after 3 months, pagpapasok ka rin ng 80 ka tao. So, after 3 months, 80 rin ka tao yung naipasok mo. Pero, ang scenario is, yun nga, 15 accounts ka. Okay? So, example, sa 80 ka tao na yan, hati-hatiin lang din natin. So, ito. So, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. So, 80 rin ka tao. So, kagaya nung mga naunang number of accounts, yan, si account number 1. So, 40 sa kaliwa, yan. So, 40 sa kaliwa, 40 sa kanan. So, kumita din siya ng 60,000. So, same din. Si account number 2, meron siyang 20 sa kaliwa, 20 din sa kanan. So, kumita din siya ng 30,000. Okay? So, ganun din. Si account number 3, meron din siyang 20 sa kaliwa, 20 sa kanan. So, pag nagpapares-pares is, kumita din ng 30,000. Okay? So, ganun din. Si account number 4, meron siyang 10 sa kaliwa, 10 sa kanan. So, pag nagpapares-pares yan is, meron siyang another 15,000 na income. So, ganun din to. 10 sa left, 10 sa right is 15,000. Ganun din. Sa account number 6, meron siyang 10 sa left, 10 sa right. So, 15,000. Same din si account number 7. Meron siyang 10 sa left, 10 sa right. So, another 15,000. So, ang tanong guys, si account number 8, number 9, 10, 11, 12, 13, 14, hanggang 15, kumita ba or hindi? So, ang sagot, kumita din. Bakit? Meron siyang silang another left and right. So, si account number 8, meron siyang 5 sa left, 5 sa right. So, times mo ng 1.5 yan is, kumita yan ng 7.5. Okay, ganun din. Si account number 9, meron din siyang 5 sa left, 5 sa right. So, kumita din siya ng 7.5. Ganun din. Si account number 10,
meron siyang 5 sa left, 5 sa right. Pag nagpares, meron siyang 7, 5. So, ganun din sa account number 11. So, meron siyang 5 sa left, 5 sa right. So, ito din ang 7, 5. So, same din si account number 12. Meron siyang 5 sa left, 5 sa right. So, 7, 5. So, si 13, ganun din. 5 sa left, 5 sa right. Pares is 7, 5. Account number 14, 5 sa left, 5 sa right. Pag nagpares, 7, 5. So, si account number 15, 5 sa left, 5 sa right. So, another 7, 5 din. So, kung susumahin mo na yan lahat, si account number 1 kumita ng 60,000. Si account number 2 and number 3 kumita din ng 60,000. Si account number 4, number 5, number 6, number 7, apat na 15,000. So another 60,000. So, ganun din si account number 8, number 9, number 10, 11, 12, 13, 14, 15. Meron din silang tax 75. So kung i times mo yung 75 times 8 is 60,000. Then so ibig sabihin, pag 15 accounts ka, naka-perfect structure ka na ganyan. So, nagta-times 4 yung kita mo. So, times 1, times 2, times 3, times 4. Okay? So, ibig sabihin, magkano yan? 240,000. So, from 60,000 sa one account, so, nagiging 240,000 siya. Kasi nga, yun nga, may kakayanan siya na mag-multiply yung income mo. Pero, same lang ng number ng tao na pinapasok. So, ngayon naman guys, sa 15 accounts, yung investment niya. So, sa 15 accounts, so, yung invest mo naman dyan is ito guys. So, 8998 times 15. So, yung investment mo is 134,970. Okay? So, ayan siya guys. So, ngayon, ito naman yung return of invest. So, yun nga, same din ng 1 account, 7 accounts. Yung kada package niyan or kada account, meron kang assorted products na nagkakalaman ng 9,500. So, ito yung pinaka-minimum. Times mo siya ng 15. So, ibig sabihin, yung worth of products na bumalik din sa'yo is 142,500. So, kagad-agad, bawi ka na sa nilabas mo. So, sa assorted products pa lang na babalik sa'yo. Tapos, sa 15 accounts mo na yan, meron kang pairing and referral na yan. So, ibig sabihin, 14,500 plus 142,000. So, 142,500 plus 14,500. So, may bumalik ka agad sa'yo na 157,000. Okay? So, ganun lang siya guys, kabilis. So, hope na meron kang na intindihan or naunawaan about sa number of accounts. Okay, so thanks for watching.